Balitaan sa One Bataan. Ginanap kamakailan ang ground launching at groundbreaking ceremony para sa Dinlupihan Woodlands Economic Zone, ang kauna-unahang Freeport Area of Bataan expansion. Dahil dito, mas maraming oportunidad ang mga Bataenyo, lalo na ang mga taga-Dinlupihan at mga karating bayan nito, sa larangan ng kalakalan, edukasyon, agrikultura at kalusugan. So hopefully, our families, our children of the next generation, after the services on education and health that we are giving them, after that, they will be competitive and they will be able to seek good-paying jobs here in our municipality and not need to go outside of our municipality or our province or even go abroad. Para sa mas epesyente at mas epektibong sistema ng pagsusuri ng Commission on Audit sa lalawigan ng Bataan, pinasinayaan ang bagong tayong COA Provincial Satellite Auditing Office sa Kalaylayan, Bayan ng Abukay. Ito ang 56 na satellite office ng nasabing komisyon sa buong Pilipinas. Naisakatuparan ang nasabing proyekto sa pagtutulungan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bataan, Commission on Audit at Unit Pamahalaang Lokal ng Abukay. Ito po'y palaging kinukwento ni Mayor ay pangarap po niya na magkaroon ng bagong entrance and exit ang bayan ng Abukay para hindi po matraffic, maluwag po siya at in-envision po niya magkaroon ng bagong komunidad and government center dito po mismo. Kaya nakikita na po natin na unting-unting na nangyayari ang kanyang vision for the municipality of Abukay. So, dahil sa magandang markang nakuha ng Bataan sa good governance, bumisita kamakailan sa lalawigan ang mga kawani ng Bureau of Local Government Finance, Central at Regional Offices sa pangungunan ni Executive Director Nino Raymond Alvina upang masusing pag-aralan ang maayos na sistema ng pamamahala at pagsasagawa ng mga programa at proyekto sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa ginanap na Regional Population Summit at 2021 Awarding of the Outstanding Population Structure o TOPS in Central Luzon Municipal Level, nakamit ng Bayan ng Samal ang TOPS Award para sa programang Population and Development Integration, habang ang Bayan naman ng Limay ang nagkamit ng TOPS Award para sa programang Responsible Parenthood and Family Planning, at ang Bayan ng Mariveles ang nagkamit ng TOPS Award para sa programang Adolescent Health and Development na naging dahilan upang muling maging kampiyon sa provincial level ng TOPS Award sa buong Central Luzon ang Provincial Population Office ng Bataan, kung kaya't ang ating probinsya ang magiging kinatawan sa buong Region 3 sa gaganaping Kaunlarang Pantao Awards National Level. At dito po, alam po ng ating Bangkok Office, alam ni Ate Ana, na talagang full support po ang inyong probinsya ng Bataan, full support po ang ating mga mayor, dahil dito po ang vision po ng lalawigan ng Bataan ay magkaroon ng highest Human Development Index or HDI sa buong Pilipinas. Isa sa mga tinalakay ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergire sa kanyang pagbisita sa lalawigan kamakailan ay ang bagong proyekto ng DOH na Pay for Data Grants sa ilalim ng Disease Prevention and Control Bureau na naglalayong makatulong sa pagkakaroon ng mas maayos at mas mabilis na paraan ng pagkalap ng mga datos upang mapigilan ang pagdami ng bilang ng mga nagkakasakit, gayon din upang makasabay sa nagbabagong panahon ang health information system ng bansa. Dahil sa mga epektibo at epesyenteng inisyatibo at ipinakitang dedikasyon ng Bataan sa laban kontra COVID-19, muling napili ang lalawigan na maging isa sa mga mangunguna sa implementasyon ng bagong proyektong ito ng DOH. Kaugnay sa pagtutok ng pamahalaang panlalawigan sa kalusugan, muling idinaos ang Expanded Provincial Health Board Meeting sa pamumuno ng Provincial Health Office. Ilan sa mga tinalakay na hakbang patungkol sa pagbibigay ng mas mahusay na serbisyong pangkalusugan ay ang muling pagkakaroon ng One Bataan Seal of Healthy Barangay, pagpapalawig ng mass testing sa mga pangunahing sakit gaya ng TB, pagkakaroon ng mas pinaigting na mga pagsasanay para sa mga healthcare workers, at ang implementasyon ng Universal Healthcare Law. By doing this, we can be more proactive. At syempre, prevention is the name of the game. So kung ma-prevent natin itong mga bagay na to, less effort, less headache, and less death, and hopefully zero death.
Bilang pakikiisa sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan, lumagda si Gobernador Abet Garcia bilang kinatuwa ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan sa pagpapahayag ng pakikiisa sa League of Cities of the Philippines at BNG International kaugnay sa pagbibigay kaalaman at pagpapatupad ng mga programa at polisiya upang maisakatuparan ang nasabing development plan. Tinalakay din sa nasabing gawain ang 10-year solid waste management plan para sa mas maayos na implementasyon ng mga programang makatutulong sa pagpapabagal ng climate change. Kaugnay ng layunin ng pamahalaang panlalawigan na mabawasan ang carbon footprint sa Bataan, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan at ng mga pribadong sektor kung saan inilahad ng Global Green Growth Institute at P-Manifold Business Solutions Private Limited ang resulta ng isinagawang feasibility analysis para sa Electric Public Utility Vehicle Program ng Bataan na layong mabawasan ang carbon emissions. Sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office, narito ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 maging ang bilang ng mga kumpirmado, nakarecover at mga pumanaw na. Samantala, narito naman ang bilang ng mga nabakunahan na sa Bataan simula nang gumulong ang pagbabakuna noong 8 ng Marso taong 2021. Sa kabila ng pagsasailalim ng lalawigan ng Bataan sa Alert Level 1, patuloy pa rin pinaalala sa bawat isa ang ibayong pag-iingat, disiplina at malalim na malasakit sa kapwa, gayon din sa pagtangkilik sa programang pagbabakuna upang maprotektahan hindi lamang ang sarili kundi pati na rin ang pamilya laban sa COVID-19. Ito ang Bataan Provincial Information Office, nag-uulat.